Ang swerte ng mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gaano sila kamahal ng nanay nila. Kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong kalaki yung puso niya na sobra niya kaming minahal. Maraming salamat po. Siya rin yung pinagkukwentuhan namin habang ipapahinga kami. Yung pala, hindi namin alam na may nangyari na pala. May mga premonition o paramdam na si Jacqueline Jose kay Coco Martin, bago pa man ito sumakabilang buhay, nitong nagdaang Sabado. Nagbahagi ang teleserye King tungkol sa mga huling sandali na nakasama niya si Jacqueline Jose, sa taping ng kanilang teleserye na, FPJ Batang Quiapo. Si Coco ang unang celebrity na agad nagtungo sa bahay ng yumaong veteran actress, kasama ang isa pa nilang co-star sa, Batang Quiapo, na si Cherry Pie Picache, nang matanggap ang malungkot na balita. Ayon sa kapamilya star, ang kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones, ang tumawag sa kanya para ipaalam ang nangyari sa aktres. Hanggang ngayon daw ay wasak na wasak ang kanyang puso sa biglang pagkawala ng nanay na naya niya sa showbiz. Kahit daw sa set ng Batang Quiapo, ay ramdam na ramdam ang kalungkutan at pagluluksa sa pagkamatay ni Jacqueline Jose, na gumaganap bilang si Dolores Espinas. Nagbahagi si Coco ng kanyang mensahe para sa mga nasa lamay ni Jacqueline kagabi, sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City, at dito nga niya naikwento ang mga pangitain at premonition sa pagkamatay ng aktres. Inaalala pa ni Coco ang isang eksenang kinunan nila kamakailan sa Batang Quiapo, kung saan kinailangan ng magpaalam ni Jacqueline bilang si Dolores, sa karakter ni Ivana Alawi. Aniya, grabe raw ang ipinakitang pag-iyak ni Jacqueline sa naturang eksena, na akala mo'y talagang nagpapaalam na sa kanyang tunay na anak. Kasunod nito, sinabihan ni Coco ang bitter-anang aktres, na kung pwedeng ulitin nila ang scene. Kailangan daw niyang kontrolin ang sobrang pagluha. Nitong mga nakaraang araw, ay palagi rin siyang niyayakap ni Jacqueline Jose, kasabay ng pagsasabi ng, I love you. Parang nanay mo na si Miss Jacqueline na gano'n yun. At gano'ng kabigat sa loob mo ngayon na nawala siya? Mabiglaan, ano? Sobrang ano, mabigat sa amin lahat. Kasi, unexpected. Alam kasi namin na napakalaki pa ng may co-contribute sa industry eh. Saka sobra kasing mahal na mahal ni Mami Jean yung industry. Totoo yun, totoo yun. Kami mga kabataang mga artista talagang sobra niya kaming ginaguide sa tamang attitude, behavior, pagtingin dun sa trabaho, yung pagrerespeto, lalo na sa pagrerespeto ng mga senior actors. Yung, lalo na siya, alam mo yung paggalang niya. Ako, habi ko, yung bilang baguhang director na nagde-direct, grabe siya respeto. Yung talagang mararamdaman mo na kahit kaibigan ko na siya, yung respeto niya sa amin, sobra-sobra. Napakalaking kawalan sa industriya, definitely. Napakahusay na actress na wala sa atin. At sana kayanin ng, ang lungkot ngayon dahil halos na tumubok sa pagkawala niya. Oo nga, sabi ko nga, after ni Sir Deo, yung mga pillars natin sa... Eddie Garcia, tapos si Jerry, si Direk Nicoy. Usap-usap nga kami, sabi ko nga, makakailangan magmas tayo kasi nawawala yung mga ano natin yung mga poste natin. Mga hindi, no? Eh. Oo nga eh. Ang hirap eh. What are the things na mamimiss mo lang kay Miss Jacqueline? Yung passion, yung pagmamahal niya sa craft niya, yung pag-aalaga niya sa amin, sa production, sa aming mga batang artista, at yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sobrang mahal na mahal niyang pamilya. Nagkukwento ba siya sa'yo na namimiss niya? Oo. Alam mo lahat yun, yung paghihirap niya, yung sakripisyo, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa pamilya niya, sa mga anak niya, at passion niya sa industry. Iba kasi na hindi ito basta trabaho lang. Ano talaga, puso't kaluluwa ang ibinibigay niya sa bawat trabaho ang ginagawa. Coco, last scene na kinunan mo kay Jacqueline, dun sa eksena? Yung nagpaalam ako, na lalaya na ako. Kaya nga parang ano eh. Parang ano, na premonition. Parang real na nagpaalam ka. Saka yung memories na, yun nga, after that, nagpusat kami dun sa labas ng tent niya, kinuwento ko sa kanya yung tatakbuhin ng character niya.
And then after that, pack up na ako. Nagpaalam. Hindi ko makalimutan yung memories na nagpaalam ako sa kanya. Mami Jane, bye-bye, I love you. Tapos I love you na. Pop, she's just very untimely, no? Wala ka pa nakita sa kanya na pansin na minsan baka lang siya makain niya o masama pa kanya. Wala, wala. Pero nakita ko sa kanya yung lungkot. Lungkot. Talagang pag kahit nung nakita na karan, nagpipreview ako, tinitignan ko yung mga eksena niya, iba yung bigay niya. May sadness eh. Merong ano eh, na parang hindi ko alam kung alam niyang ano o, nararamdaman ba? Merong ano, hindi ko maintindihan. Pero nararamdaman ko sa kanya yung lungkot. Sabi niya nga nung eksena nila ni Ivana na parang nalulungkot siya kasi yung mga characters umaalis na doon sa kulungan. Oo, nawawala siya. How hard for you na as a director na tapusin din yung character niya sa hindi ko pa alam. Hindi pa namin alam kung anong gagawin talaga namin. Ayaw muna namin isipin kasi pinuproseso pa namin. Pero alam namin magagawa namin ito ng parang. Kung ano yung payo sa'yo ni Miss Jane na doon yung nagsa-starting pa lang kayo pareho, ay ikaw sa career mo, meron ka bang naaalala? Na dali ah, ma-istorbo ko lang kayo ah. Direk malungtig lad. Ito na yung interview niya. Ito na. Thank you. Magaling na actress na si Jacqueline Jose. Naiintindihan ko kung bakit siya umahagulgol. Naalala mo yung Mula sa Puso. Nanap, nakatagal po nitong teleserye na ito. Si Inang Imal, si Nanay Magda. Diba? Oo, si Nanay Magda. Napakagandang pinag. Na may pilat sa mukha. Diba? Naiintindihan po natin kung bakit si Claudine ay gano'n na lamang ang lalim ng kanyang pamimighati sa pagpanaw ni Jacqueline. Nagturingan kasi sila na hindi na iba. Magnanay talaga. Magnanay talaga ang kanilang turingan. At saka magkasama pa sila halos doon sa ano, ilang kanto lang ang layo. Oo, sa Loyola Grand Villas, diba? At ngayon lang natin nalaman, si Claudine mismo ang nagkwento na kapag ka pala siya ay nawawalan na ng lakas ng loob, kapag kailangan niya ng tao na mag-aano sa kanya, magbibigay sa kanya ng masarap na pangunawa, pumupunta pala siya sa bahay ni Jacqueline para yumakap, magpahaplos, at maglabas ng sama ng loob. Di ba ganon? Opo. At ganon din. At yung ginagawa rin pala ni Miss Jacqueline, sila pumupunta siya mismo sa bahay, umaakit na sa kwarto. Natutulog. Oo, di ba? Iba-iba yung sama nila. Yung natutulog pa. Natutulog pa si Claudine. Claudine? Hindi niya ginigising. Pero malinaw na malinaw sa kanyang isip na nandito ako para lang yakapin ka. Di ba? Parang ganon. At ganon po talaga yung mga nagkakasama-sama sa teleserye o sa pelikula, lalo na kung ang teleserye inabot ng ilang pung taon. Totoo yan, nakapagbubuo sila talaga ng napakagandang relasyon. Yes. Na kahit hindi na sila nagkakasama uli sa proyekto, buhay na buhay yung masarap nilang pinagsaluhan sa ginawa nilang project. Totoo yan. Kaya ang hagulgol ni Claudine na naiba. Grabe. So, napakabigat eh. Napakabigat para sa kanya nun. At lahat naman po talaga ay nagulantang naman. Kasi wala nga tayong nababalitaan na sakit ni Jacqueline. Ikalawang atake na pala ito eh. Yung una siguro ay mild lamang, di ba? Pero ito talaga. Alam mo ako, ang nabubuo sa isip ko, yung struggle talaga. Yung struggle. Naalala ko yung kung paano siyang inatake, kung paano siyang nag-grasp ng hangin, kung ilang oras o ilang minuto o ilang segundo ang pinaghirap niya dun sa struggle na yon, yun ang pinakamahirap, diba? Alam mo, nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, yun din ang kanilang naiisip, yung struggle. Hindi po ganun kadali yon. Hindi ka naman ngayon at inatake ka sa puso, pak, patay ka na kagad eh, diba? Paunti-unti yun eh, yung atake na yon, na sabi nga nila, maaaring kung may kasama lamang sa bahay itong si Jacqueline, hindi sana inabot yung ganitong pangyayari, di ba? Doon papasok yung guilt nanay eh, nung mga wala tao sa paligid niya. At yung mga tao, sana nandun sana may paraan pa na salba. Doon papasok yung mga panghihinayang. Correct. Yung mga sana-sana ng buhay. Dapat-dapat, di ba? Diyan-diyan yan papasok. Dapat sana sinamahan ko. Nakapanghihinayang na yung mga huling panahon pala, ang igsi ng buhay, hindi ko pa nakasama ang nanay ko. Mga
ganon. At si Claudine, napakabigat talaga para sa kanya yung mawala ng isang kaibigan at itinuturing na nanay na tulad ni Jacqueline Jose. Ito, sabi ni Juris, mabigat at personal para kay Claudine Barreto ang pagkawala ni Miss Jacqueline Jose dahil bukod sa magkalapit lang pala, ang mga bahay nila ay nagkasama pa sila sa maraming proyekto na sobrang tumatak sa puso ng mga Pilipino. Sa industriya kung saan ang mga relasyon at koneksyon ay kadalasang higit pa sa profesional, ang pagkawala ni Jacqueline Jose ay talagang nagdulot ng kalungkutan sa buong showbiz. Totoo naman ito, hindi lang siguro kay Claudine, nakikita lang natin yung kay Claudine dahil matindi talaga at malalim ang kanilang pinagsaluhan. Thank you, Juris Dr. Channel, thank you. In fairness, blooming po si ating Claudine. Ewan lang ko kung true ang chika na nagkakamabutihan sila ni Young Handsome GMA Boy. Philip Villanueva, lihis sa kwento, no? Lihis sa kwento, pero salamat. Okay? Nasubaybayan ko din ang mula sa puso at naging parang mag-ina ang turinga nila dati. Kaya sobrang hagulgul ni Claudine. Sabi ni Tita Nene Olanday, tama. Kahit ako, pag ex na, kahit name niya, ayaw ko nang marinig. Kay Catherine, lahat ng text niya, dinidelete lahat, mga ibinigay sa akin, itago lahat sa baul at sunugin ng iba. Basta past is past, wala nang balikan. Okay? Ayan. Okay. So yung kay Claudine, mauunawaan natin kasi sa iba dyan na meron pa ng babas na kung makahagulgul daw si Claudine, akala mo kapamilya niya na wala. Alam niyo po, yung mga ganitong pangyayari, higit pa sa profesional ang nabubuo. Kaya napakasakit talaga ng ganyan. Ikaw ba, Romel, naniniwala ka ba sa mga merida o premonition? Mga premonition? Opo, nanay. Diba po nagkikwentuhan nga tayo, diba? Sa obra, lagi tayo nagkikwento. Nay, ganito, ganito. Ay, oo, sisigurda mo naman ako. Totoo ka. Kasi ganito, diba? Alam niyo po, yung premonition o yung merida na tinatawag, naiintindihan na lang po natin yan at pumapasok sa puso at isip natin kapag meron nang nawala. Ganun yun. Tingnan mo, napakalayo ng pinag-uusapan natin sa ngayon. Si Direk Franny Zamora na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Jane Gock, nitong si Jacqueline Jose. 2 years ago pa, di ba pinakita namin ni Tina sa'yo yung pagpapalita nila ng mensahe. 2022. Nag-uusap po sila, nagte-text sila, at sabi niya, huwag ko munang magre-retiro, marami ka pang dapat gawin. Sabi niya, oo, 2 years pa. Kailan nga po ba yun? 2022, tapos 2024 ngayon. Oh, totoo, 2 taon. Merida yun, premonition yun. At busog na busog tayo sa mga kwento ng mga kasamahan niyang artista na tulad ni Katrina Halili, di ba? Oo. At iba pang mga artista na pinagpaalaman niya, tinext niya, dinalaw niya, kinausap niya. Ganun yata talaga, Romel. Alam yata nang mawawala sa mundo kapag siya ay magpapaalam na. Yun yung premonition o merida na tinatawag. Kasi, Ate Jane, kailan lang magkausap pa tayo? Ate Jane, tinext mo pa ako nung isang araw. Ate Jane, ang saya-saya pa natin nung nakaraan. Kaya ba, di ba, lagi nating sinasabi kapag kawala na, kahapon lang magkasama pa tayo, ang saya-saya natin, tapos ngayon wala ka na. May mga ganon, di ba? Di ba natatanda mo yung kinento ko sa yung kaibigan kung di ako kinikibo na matagal na panahon, dapat hindi tumawag sa akin. Kasi gilang nawala. Yun na pala yun, huli pagtawag niya, nagsosorry. Ganun daw yun. Huwag kang magtataka kapag ang isang kaibigan ay tumawag sa'yo pagkatapos ng mahaba-habang panahon. Nakakakaba pala yung ganon. Kasi ang mawawala pala talaga ay nagmemerida. Ito po ay kasabihang Pilipino. Pero may English version ito, premonition. Ibig sabihin, totoo, di ba? Yung mga dumadalaw sa mga kaibigan, isinisingit yung pangungumusta doon sa mga kasamahang artista, mga nakasama sa trabaho. Totoo po yun, yung mga premonition, yung mga merida na tinatawag, pati yung pagbibilin, di ba? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Uy, kapag nawala ako, ha, bahala ka na sa ganito, sa ganyan. Di ba may mga ganon? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Parang mawawala ka na talaga. Malalaman lamang po natin ang mga merida, ang premonition, kapag may nawala na. Yun pala yun. Di ba? Alam ko.
iba talaga ang nabubuong relasyon, lalo na kapag matagal nang nakasama sa isang proyekto. Sa last interview ni OG Diaz kay Miss Jacqueline Jose ay parang may mga pasaring na si Miss Jacqueline. Mararamdaman talaga na parang namamaalam na. Oo, totoo yun. Kaya kahapon nga binanggit ko yung interview na inulit ko eh, pinanood ko ulit. Andun yung tanggap na niya na nag-iisa siya, na pinayagan na niya yung kanyang mga anak na lumipad na parang ibon para pamahalaan na ang kanilang buhay. At saka sinabi niya na hindi naman ngayon at ikay magulang, hindi ka na dapat pang humingi ng sorry sa anak mo. Kaya minsan tinetext niya si Andy. Sinasabi niya, anak, patawarin mo ko, hindi na mauulit. Yung mga ganon, di ba? Correct. Eh, totoo yan eh. At saka sinabi niya na, di ba, na gusto niya na magpahinga. Mag-goodbye na siya sa showbiz, di ba? Yun, aloka tayo doon. Ito yan, nakaraang buwan, mga maraming buwan na nakalilipas. Sinabi niya, ay, hindi pa pala tapos yung kontrata ko. Yun ang sinabi niya, natawa pa nga siya, di ba? At sabi ni John, Nanay at Romel, magandang hapon. Totoong-totoo ang Merida. Yung mga premonition, totoo yan. Kaya lang, tama ka nanay, nalalaman na lang natin kapag may nawala na. Pero napaka-totoo niyan. Kaya kapag tayo ay dinadalaw o tinetext o tinatawagan ng mga kaibigan na matagal na nating hindi nakikita, huwag natin silang pagdamutan ng panahon. Totoo yan. Huwag pagdamutan ng panahon. True. Ayan, kasi baka nga Merida na yon, baka nga premonition na yon. Kaya kailangan talaga yung kindness, yung pagiging mabuti sa bawat isa, walang malaki, walang maliit na senyal ng pagiging mabuti. Lahat yan ay mayroong dahilan at mayroong importansya. Kaya nakakaano-ano yung Ate Jane, ganyan, nagpunta ka pa sa akin, inamo mo pa ako, inalo mo pa ako sa problema ko. Ang dami. Talaga sa ang mga post nila, talaga makikita mo kung paano na dinalaw sila, kinausap, tinext ni Jacqueline. Kasi siguro nga ay alam niya na malapit na siyang magpaalam talaga sa mundo. Yun yun. Sa muli po ang aming pakikiramay sa lahat ng iniwan ni Miss Jacqueline Jose. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.